수산바이오. Pabili po ng soft drink. Pare, yan si Samson. Samson? Paano naging pangalan niya Samson? Eh, paubos na nga buhok sa ulo. Kaya nga paubos na ang buhok sa ulo kasi paubos na rin ang lakas eh. Pero pare, dapat hindi Samson ang pangalan. Ano? Pepito. Bakit? Eh, Pepito na lang ang buhok. Hindi! Yan si Piso. Gapiso na lang ang buhok sa ulo. Pendo! Kayo naman, sobra kong manganchaw. Kayaan mo na, Susan. Sanay na ako sa mga yan. Nako, Mang Samson. Mabuti pa manood kayo ng programa ko dahil baka ho sakaling makatulong sa inyo. Pendong, Pepito, Takgan, Piso. Samot-saring pangalan ang tawag natin sa mga nakakalbo. Pero may solusyon nga ba sa problemang ito? Mapili ba sa pagkain ng anak mo? Pwes, may exciting recipe kami para sa inyo. Graduation goal mo na, pero may isusuot ka na ba? Ito ang suggestion namin sa mga nagtitipid na prom queen. Problema mo rin ba ang maitim na tuhod at siko? Naku, alam namin ang remedyo, kaya manood na kayo! Panalo talaga ang programa mo, Susan, kaya manood ako niyan. Aba, kami rin siyempre. Hindi lang pala pambabae yung programang yan. Pambara ako pa! Oo naman, dahil ito lang ang programang nagbibigay sa inyo ng importansya at kapangyarihan. Ito ang programang atin-atin kay Susan Tayo! Susan! 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 Sa panuluka ng EDSA at Quezon Avenue, huling-huli ng aming kamera. Ayan! Kalbo number 1, Panot number 2, Bokal number 3, at Siyagi number 4. Naku, mukhang naglipa na sila sa daan. Mga kumpare nating nangingintab na ang bumbunan. Ipinakikilala ang Bana Brothers. Wala pang 40, pero tingnan nyo naman. Goodbye, buhok na. Minsan talaga nakakairita din. Siyempre, kahit papano, kahit saan ka pumupunta, pag ikaw kalbo, di ba? Talagang iba ka, you know. All the while, your friends have head full of hair, and then ikaw walang-wala. Nung bata pa kami, kalbo tatay mo, kalbo mga uncles ko, lahat. So, wala siyang, walang effect. Ayon kay Piwi, kalbuhin daw talaga ang lahi nila. Naalaala mo yung may mga kanta na yung tatay mong kalbo. Kalbo, you know, that song, you know, all the kids, you know, my nephews, they sang that song and then they forget na yung mga uncles nila or their grandparents are kalbo. So, you know, it's really funny. Hindi na bago sa paningin kapag ang lalaki ay kalbo. Pero paano naman kung si Miss Ale ang nawala ng crowning glory? Tulad na lang itong si Aling Teresita. Sa edad na 40, sumisilip na ang anit niya. Nagsimula raw ang problema nung ipanganak niya si Bunso. Wala pa ako sa linggo, nagtatrabaho na ako noon. Pagising ko, nalalagas ang Kasi nung araw sa Maynila, naglalako ko, sulong ko ang bilao. Pag sulong kong bilao, yun, para mainit siguro yung isda kasi tinitinda ko, nalalagas na ang buhok ko. Mula noon, ang dating malasudlang buhok, unti-unti nang napanot. Nahiya ako sa tao, pag lalo pa, pag yung, alam mo naman sa trabaho ng asawa ko, pag may kaharap, nakakamukha sa barangay, mga kapitan, minsan, para ako nahiya, sabi ko, para ako nahiya. Talaga ang nipis-nipis ang buhok. Tuwing naliligo si Aling Teresita, di na raw siya nag-shampoo. Baka raw kasi malagas pa ang kakarampot na buhok niya. Wow, bagong paligo ah. Oo nga, bagong, parang bagong panganak ako sa buhok ko eh. Oo nga, lumilipis ah. Papalitan na tayo ni Papa muna eh. Manipis ang buhok niya naman, no? Pero nababahala na rin si Aling Teresita kung tuluyang maubos ang kanyang mga hibla. Miss na yun. Talaga, inggit na inggit ako talaga. Sabi ko, ay dating bata ako, ganyan ako. Nakuha ko ng asawa ko, talaga hindi ganyan ha. Sabi ko gano'n. Ayaw nila maniwala na gano'n ako. Pinakikita ko ngayon litrato ko, tingnan mo. Minsan daw, sa kanyang kalungkutan, naidlip si Aling Teresita. At sa kanyang panaginip, mala Rapunzel na raw ang haba ng buhok niya. Aling Teresita, good morning ho. Naka-ready na ba kayo? Punta na ho tayo sa doktor. Tara na.
Sinamahan ko si Aling Teresita sa Derma Basics para magpakonsulta. Ayon kay Dr. Dali Sarmiento Urbano, iba-iba raw ang dahilan kung bakit nakakalbo ang buhok ng tao. Sa mga lalaki, ang mga pangunahing sanhi na maagang pagkakalbo ay lahi o genetic factors at pagbabago sa male hormones. Sa mga babae, ang pagkalagas ng buhok ay maaaring sanhi ng pagbubuntis at panganganak, sobrang problema at pagkapagod, madalas na pag-blow dry o pagplansya ng buhok, at paggamit ng malalakas na chemical sa buhok tulad ng straightening o coloring agents. Be kind to your hair. Mm-hmm. Comb it na dahan-dahan lang. Mm-hmm. Pagbasa ang buhok, huwag na natin masyadong i-brush rigorously kasi medyo weak pa ang buhok pagbasa. Yung kay Aling Teresita, may nakikita pa ba kayong remedy niya, solution niya? Definitely yes, Susan. Mm-hmm. Pwede pa mag-work ang minoxidil sa kanya. Mm-hmm. Kailangan lang siya magtsaga. Para masolusyonan ang problema ni Aling Teresita, sasailalim siya sa isang hair shell procedure. Isang protein substance ang ipinahid sa kanyang anit. Mamasahihin ito ng 30 minutos, babanlawan, at pagkatapos, lalagyan ng minoxidil lotion, ang anti-kalbo solution. Ayan! Pagkatapos ng hair shell procedure, medyo relax na ang mga pores ni Aling Teresita. Kailangan na lamang ay tuloy-tuloy niyang ipahid ang hair lotion para unti-unting manumbalik ang kanyang buhok. Sa mga nagsisimula namang malagasan ang buhok, may mga hair care tips ito na pwedeng gawin kahit sa bahay. Ihalo ang henna wax sa puti ng itlog at ipahid ito sa ulo. Kung walang henna wax, pwede rin gumamit ng aloe vera o sabila. Pati mayonnaise, pwede rin pampatubo ng hibla. Naku, excited na si Aling Teresita. Pati sina Mr. at Bunso, sabik na rin makita ang resulta. Siguradong konting panahon na lang, wala nang anit na sisilip-silip. Malasot lang korona ni Aling Teresita, malapit nang bumalik. Good girl. Ito ang magkakapatid na sina Rain, Sunshine at Thunder. Kakaiba ang mga pangalan nila. At pagdating sa kainan, kakaiba rin daw ang kanilang panlasa. Paano ba naman? Sobrang pihikan daw ang mga bulilit na ito. Kahit ano ang ihanda ng mami nilang si Raquel, tila wala itong dating sa tatlong chikiting. Parang ibon nga daw sila kung kumain. Kaya naman pagchibugan time na, habulan at pilitan ang drama ng mag-iina. Kung paano muling gaganahan sa pagkain ng kanyang tatlong anghel, yan ang mabigat na problema ni Raquel. Kaya naman sugod agad ako sa bahay ni Raquel, hatid ang mga bagong pampagana recipe. Hi, Miss Susan! Good morning! Dito ba nakatira si Raquel? Ako po si Raquel. Nako, ay nasaan yung mga pinikam mo mga anak? Nandun sa loob. Kasama ko si Aina, isang nutritionist. Siya ho makakatulong sa problema mo doon sa sasabi mong mali at pihikan sa mga pagkain ng mga anak mo. Diba, Aina? Pahili ka, sa loob. Aina, ano ba yung una nating lulutuin para sa mga picky eater natin ng mga kids? Okay, so para ngayong sa umaga pong ito, gagawin po natin ang vegetable omelette. Ito ang mga ingredients natin. 1 1/3 cup ng bote. Wow, yan, kalabasa. Shrimps. Kamatis. 3/4 cups ng oil. 4 na itlog. 3 1/2 cup ng toge. Cauliflower. Onion, bawang po. Tapos salt and pepper to taste. Mag-isa ng bawang, sibuyas at kamatis. Tapos, lutuin ang hipon hanggang maging pink na ang kulay nito. Ayan. Ang hipon po ay mayaman sa protina. Ayan. Ang protina po ay kinakailangan ng bata para maging maganda ang kanilang paglaki, ang kanilang growth. At kailangan po ito para sa muscles nila. Next, ilagay naman natin ang kamote at kalabasa. Hayaan itong lumambot. Saka ilagay ang toge. 3 minutes to fry. Habang hinihintay itong maluto, so gawin muna bowl, natin ang egg mixture ng ating omelette. Sa bowl, magbati ng 4 na itlog. Lagyan ito ng konting asin at harina. Pagluto na ang mga gulay, ihalo ito sa egg mixture, saka iprito ng paunti-unti. Ayun! Yes!
So, Aina, ngayon na magagawa tayo ng pang-merienda. Opo. Masarap ito yung hahanda natin merienda, no? Ano Karin, to? Ito po yung tinatawag natin yellow kamote pancakes. Ito ang mga ingredients natin sa kamote. 1 1/3 cup ng flour, oil, 2 tablespoons po ng baking powder, 2 itlog, 1 cup milk, and sugar. Sa bowl, paghaluin ang harina, baking powder at asukal. Salain ito ng maigi. Tapos, magbati ng 2 itlog at ilagay ito sa una nating mixture. Haluin mabuti sa kailagay ang ginadgad na kamote. Sa kawali, magpainit ng mantika. Saka iprito na parang pancake ang mixture. Pwede din po lagyan ninyo ng strawberry jam. Okay, kaya mga chocolate syrup, strawberry syrup, ganyan. So, isa pong napakadaling merienda na pwede natin gawin din. Okay, tinatawag po natin itong pizza pan. So, ang ingredients po natin ay mackerel, sibuyas, carrots po, chili sauce, sugar, green pepper, ketchup, margarine, syempre ang tinapay. Igisa ang sibuyas, isunod ang mackerel at ang sabaw nito. Ilagay na rin ang carrots. Lagyan ng ketchup, chili sauce at asukal. I-toast na rin sa kabilang kawali ang mga tinapay. Hatiin ng 4 sulok ang tinapay at saka ilagay dito ang ating niluto. Lagyan ng keso sa ibabaw. Tapos, ilagay sa oven toaster. Luto na ito pag tunaw na ang keso. Ay, ano ba may ibang ingredients na pwede natin ano pang juice? Kasi syempre summer naman, nakakaiba naman. So, talagang medyo kakaiba po itong gagawin natin ngayon. Ito po yung tinatawag natin kamote tops juice. Bago nga. Opo. So, kailangan po talbos ng kamote, calamansi juice, asukal, at yelo. Pakuluan ang talbos ng kamote, palamigin ang sabaw, saka haluan ng calamansi juice, asukal at yelo. Kakaibang pampalamig, di ba? Para sa mga anak ni Raquel, makatutulong din ang pagbibigay ng bitamina araw-araw para ganahan silang kumain. Di nagtagal, sumabak na ang tatlo sa umaatikabong kainan. Aba, hindi na sila gaanong pihikan. Kaya pati itong si Mister lalong ginanahan. Laking pasalamat talaga ni Raquel dahil ubod ng mura, sarap at sustansya ang mga bagong recipe na natutunan niya. Ay, buti na lang ang dating drama sa pagkainan. Ngayon napalitan na rin ng kasiyahan. O, paano Raquel? Alis na ako, ha? Thank you, Susan, at marami kami natutunan na recipe sa inyo. O, Raquel, dahil magana na kumain ang mga anak mo, bigating mami ka talaga. Salamat. Isang araw sa Cubao, di mapalagay si Aling Elsie at ang anak nitong si Aileen. Bakit malungkot ka? Grad ball namin. Paano ba yan? Kulang yung budget natin. 4th-year high school na kasi itong si Aileen at ang graduation ball ay isang okasyong kanyang pinakahihintay. Pero ang problema ni Aling Elsie, 1,500 pesos lang ang budget niya. Magkasya kaya ito para sa kanyang prinsesa? Naku, mukhang sa panaginip na lang matutupad ang kaisa-isang hiling ni Aileen. Aileen, Aileen, grad ball ba ang iyong problema? Huwag mag-alala dahil narito ako para malutas ang iyong problema. Dito sa Kamuning, makikita ang mura at dekalidad na patahian ng mga gown. Hanapin lang ang aking mga palatandaan para ikaw ay matulungan. Saan kayo sinasabi ni Tita Susan? Dito sa patahian, agad-agad din na si kaso si Aileen. Sinukatan at ginawa ng magandang gown. At para mas maganda ang gown na ito, kailangang maganda rin ang mga telang gagamitin. Kaya naman, tinulungan siya ni Myra na bumili ng tela sa kalapit lang na tindahan. Mura ang mga tela rito, lalo na kung mahusay kang tumawad. Tela. Siyantong po na po. Nakamura na si Aileen sa gown niya. Eh, sa pagpapaganda, makatipid din kaya siya.
Buti na lang, may Bambi Fuentes Salon na handang tumulong kay Aileen. Aba, ang ating dalaga, beauty na. At ang gown niya, ang bongga-bongga. Siyempre, niregaluhan din namin siya ng sapatos na bagay na bagay para sa isang prinsesang tulad niya. O ayan, ready na si Aileen para sa kanyang graduation ball. Di siya makapaniwalang ang budget ng kanyang ina ay mapagkakasya pala niya. Ay, kailan kaya puputi ang tuhod at siko ko? Isa na lang ba itong pangarap? May malaking problema si Aling Vicky. Problemang abot hanggang tuhod at nakapagpapangalumbaba sa bigat. Maitim kasi ang siko at tuhod niya. Kasi kahit naligo ka, siyempre, titignan mo yung sarili mo sa salamin, tapos malinis nga yung mukha mo pagdating naman sa tuhod mo, tapos gusto mong mag-shorts, gusto mong mag-shopping, parang nahihiya ako dahil maitim nga yung tuhod ko, tapos yung gusto kong mag-sleeveless, nahihiya tuloy ako mag-sleeveless. Kwento ni Aling Vicky, nung dalaga pa siya, kasing flawless daw ni Osang ang balat niya. Pero nang tumanda, ang katawan niya'y tumaba, ang balat niya'y gumaspang, at ang siko at tuhod niya'y nangitim. Naka-apekto ito ng malaki sa kanyang social life. Kung dati, ang tsikahan nilang mag-aamiga ay tungkol sa buhay ng iba. Aba, ngayon, ang nakahihiyang siko at tuhod na niya ang pinagchichismisan nila. Pati asawa niya, umaasim na rin ng timpla sa tuwing masisilayan ang kanyang sikot tuhod na nangingitim. Darling, ano yan? Natamahal sana kita, kaso lang itim ng tuhod sa kasiko mo. Ano ba yan? Yak! Paayo ng mga kumare, kuskusin niya raw ito ng kalamansi. Pero hanggang ngayon, waiting pa rin si Aling Vicky kung may visa nga ba ito. Dahil lalaki si Jeko, hindi niya masyadong problema ang hitsura ng maitim niyang siko at tuhod. Pero ang kinaiinisan lang niya'y ang pang-aalaska ng iba. Ang galing ka sana eh. Kaso ang itim na siko eh. Ganong kalabaw! Ang itim na siko! Ang itim na siko mo! Kung minsan nga raw, na-insecure na si Jeko. Kaya tuwing lumalabas, kahit ubod ng init, long sleeves ang kanyang damit. Like meron minsan na, alam yung contest na paitiman. Paitiman, tapos hindi sasabihin kung ano. Tapos padadaling ka doon. Yung pala, paitiman ng siko. Yung pala yon. Yung parang mga ganun. Nakaka-conscious din minsan. Kwento ni Jeko, nung daw bata siya, pantay naman ang kulay ng balat niya. Pero hilig niya kasi noon na itukod ang siko at tuhod sa sahig. So mahilig akong tinutukod yung ano ko. Kahit yung tuhod ko kasi pag nagsusulat ako sa sahig kasi ako nag-aaral. Nakaano talaga, nakatukod siya. So I guess yun, tas maitim pa ako, pinagsama-sama yun. Siguro yun to. Siyempre, susolusyonan natin ang problema ni Najeko at Aling Vicky. Dinala namin sila sa Let's Face It Salon. Ayon sa tagapagsalita ng salon na si Bong Amarillo, apat ang mga dahilan kung bakit umiitim ang siko at tuhod. Una ay sa lahi. May mga pamilyang talagang ganito ang balat. Pangalawa, kapag umitim daw ang balat ng tao, pwede ring madamay ang tuhod at siko. Pangatlo, kapag tumaba ang isang tao, lumalaylay ang balat niya sa siko at tuhod. Pag nagtagal, iitim ang mga sobrang balat. At pang-apat, ang pagtukod sa tuhod at siko gaya ng bata pa si Jeko. May tatlong treatment ang Let's Face It Salon para sa problema ni Jeko at Aling Vicky. Ang power peeling daw ang garantisadong effective. 30 minutes lang after ng treatment, kita na agad ang resulta at pang matagalan pa. Yun nga lang, may kamahalan ito, 2,000 per treatment. Para sa mga nagtitipid, pwedeng magpa-quick bleach sa halagang 475 pesos lang. Pero pang maramihan din ang treatment na ito, matagal ding makita ang resulta
at panandalian lang ang epekto. Kung sensitive ang skin mo, pwede kang magpa-herbal whitening body scrub. 430 pesos lang per treatment. Pero ilang treatment din ang kailangan bago mo makita ang resulta. Naku, happy-happy ang dalawa sa resulta. Si Jeko, halos ipangalandakan sa buong mundo ang kanyang pumuting tuhod at siko. Si Aling Vicky naman, mahiwaga ang ngiti pag-uwi niya sa bahay. Tiyak na matatameme ang mister niya dahil isang flawless Vicky na ngayon ang kanyang makikita. Kung may iba pa kayong tanong, sulatan niyo lang kami sa Kay Susan Tayo, care of GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin kayong magtanong through text. I-text ang Susan space ang inyong katanungan o mensahe at ipadala sa 2364 para sa Globe Attach Mobile o 4627 para sa Smart at Talk and Text. O mag-email sa kaysusantayo@gmanetwork.com. Hi, love. Hi. Pare, ganda pala ng show. Ang tama mo. O ano, inggit kayo, no? Inggit talaga sila sa papa ko. Dahil para sa akin, mas sexy ang kalbo. I love you, papa. Salamat, Susan, sa mga payo mo. Mas lalong nadagdagan ang confidence ko. Kaya okay lang kahit kalbo ko. O, manood ulit kayo ng programa ko sa isang linggo, ha? Oo naman. Dahil yan lang ang programa nagbibigay sa amin ng importansya at kapangyarihan. Yan ang programa ang ating-ating. Susan tayo! Susan! 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 O, saan kayo pupunta? Magpapakalun na rin kami!